Marahil ay nakita nyo na ito sa social media. I heard him saying, "You just imagine that the roof is down." Travel kami ng almost 500 kilometers mula sa Tagaytay para lang malaman ang kwento ng bahay na ito. Okay, first question, ma'am. Bakit po baliktad? Ang isang Wow Cafe inverted house ay matatagpuan sa Ampanga Heights, Antadao, Sagada Mountain Province. 3 kilometro lang ito mula sa sentro ng Sagada na isa sa pinakadinarayong tourist destination sa probinsya. Dito kami guys nagstay na transient house sa may Eastern Sagada at mula dyan lalakarin na lang namin mga 5 minutes walk papunta doon sa may inverted house. Kasama natin si Paring Swerte Moto! Yes! Ang isang Wow Cafe ay isa sa mga agaw pansin na tourist attraction bago nyo marating ang sentro ng Sagada. Kung first time mong mapadaan dito, ay siguradong mapapatigil ka dahil sa kakaiba nitong disenyo na tila binaliktad na bahay sa gilid ng bangin. Sa unang pagkakataon ay malalaman natin kung paano nga ba nagsimula ito at kilalanin rin natin ang may-ari ng kakaibang gusali. Nagsimula or nabuo ang idea ng inverted house sa aking anak na gumraduate po ng electrical engineering. I do not know where he got the concept of this inverted house. Whenever we ask him, he just makes some funny jokes. Nakatayo ako dito. Ano yung mga carpenters? At sa Ilocano, sabi nila, "Anya aramidan mi manong." And I heard him saying, "You just imagine that the roof is down." So that is how you are going to put the roofing. Ganun lang po. So ako rin nagtataka, hindi ko pa na-visualize yung itsura ng inverted house. Isang Wow Cafe po ang pangalan, which was concepted by my brother. Isang Wow is our dialect. That is a native dialect of this place, which means to peek or better, to behold God's creation. Taong 2019 nang unang i-open ang restaurant na ito sa publiko. Agad naman itong nag-click at ito ngang mga nakarang taon ay nag-trending pa ito sa social media. Hindi lang dahil sa kakaiba nitong disenyo, kundi pati na rin sa mga makapigil hiningang tanawin na makikita nyo habang kayo ay naka-dine-in. Usually, they say, "Bakit baliktad ang bahay?" Yun po ang common reaction. And then, of course, when they go to that terrace, they are amazed. Usually, they say, "Wow!" Kaya ang alam nila is, pangalan ko yung isang, tapos, "Wow!" Parang gano'n na, "Oh, wow, wow na wow talaga." Of course, bumabalik kami kasi maganda yung view, maganda yung ambiance, okay yung mga pagkain. So, ito yung mga gusto namin ba places talaga na bisitahin dito sa Sagada po. Ang cafe-restaurant na ito ay nagsuserve ng mga Filipino dishes. Meron ding international cuisines like ramen and burrito with touch of famous Cordilleran ingredients na etag. Ang restaurant na ito ay nagsuserve ng breakfast, lunch, and early dinner. Open sila from 5 a.m. to 5 p.m. Ito naman mga kumpanyeros yung second floor nitong isang Wow Cafe. At sa mga window dito is makikita niyo yung view. Meron din silang mga takeaway products like coffee, tea, Sagada traditional clothes, and souvenirs. Mga locally produced ito from the region of Cordillera. Alright? Ano ma'am yung mga pinakamalalapit na tourist spot dito sa may isang Wow Cafe? We have the Marlboro Hills, which goes through the blue soil. Hanging Coffins, about 3 kilometers from here. And then we have the Sagada Weaving. And also the Paitokan. Paano naman ma'am magpo-commute kapag yung mga tourist po is manggagaling sa Metro Manila? Okay, we have the Coda Lines, which is starting at Cubao, and then diretso po dito sa Sagada.
Kapag pupunta kayo dito, ay huwag nyo rin kakalimutan ang dobling damit. Sa sobrang lamig nga, ay pati sila Doggy ay kanya-kanya diskarte na lang. Ano ma'am yung kadalasan or ano po yung lowest temperature ever recorded dito? 8 degrees Celsius. So everyone, welcome po sa isang wow. And behold the beautiful creation of God with our inverted house and with our terrace overlooking the beautiful mountains. And then early in the morning, if it is God's grace, we have the sea of clouds coupled with the rising of the sun. Isa na namang masayang adventure ang ating pinagsamahan. Eh buray na, ba't tayo sumunod? At sa next episode natin, nabalitaan nyo ba na bukas na uli ang Cannon Road? Check this out guys, andun lang yung Cannon Road at ito ang na-discover namin dito. Woo! Welcome Cannon Road! Yeah! Medyo challenging rin yung daan papunta dun sa May Falls. Okay guys, tumartahan na natin. Ako pa rin ang inyong kumpanyeros, kasama ang ating kaibigang si Swerte Moto. Okay, rolling! Sa guwapre. Adios, kumpanyeros!